So again, mukhang and ngayon kalaban ng Eurasia Superfly ay Nova S. So I'm thinking na Eurasia Superfly has a bone to pick with Nova PH. Mukhang mukhang maatigabong laban to. In the meantime, Nova S naman is still rising up the ranks sa lower bracket, having been here since the first round ng losers bracket. And right now, again, so we're now in the picks and bans phase. So ang Eurasia Superfly po nasa blue side, meanwhile ang Nova S nasa red side. And right now we're seeing a Malok ban and a Superman ban for Eurasia Superfly. Kailan ba nila pagbibigyan si Superman? Feeling ko hindi nila pagbibigyan si Superman dahil alam naman natin masyado malakas talaga ang kanyang kit para sa meta na to. Now we're seeing Nova S thinking about it and another Zephyr ban. Mukhang para-pareho lang ang ban na makikita natin this week. Tama naman yung bans nila for the most part, Jules. Considering nga ang meta kasi talaga ng Valiant server ay Brusco Brothers Burst Damage Extravaganza, mga kaibigan. So ngayon, makita natin na ang first pick po ng Eurasia Superfly ay Lindis at biglang binalikan sila ng Nova S by picking Airy as well as Timmy. Tignan natin ngayon. Wow! And a Liliana, sana piliin na lang. And a lock-in for Liliana and Zeniel. Mukhang color blue ngayon ang lineup ng Eurasia Superfly. Mukhang pinanindigan nila ang color blue. Tama ka dyan, Jules. At makita natin right now, mga kaibigan. Ito na po ang pinakahihintay natin, mga kaibigan. Nilabas po ng Nova S ang Wisp for the first time in this tournament, mga kaibigan, alongside an Arthur. Wow, this will be very exciting. This is actually my first time seeing Wisp in competitive play. So, let's see kung paano nato i-execute. Tama ka dyan. Same here, Jules. At ngayon, makita natin, rounding up Eurasia Superfly's composition, we have the Kriknak and the Alice. I'm guessing the Alice and the Zeniel combo will be there for supportive purposes, strictly for supportive purposes, lalo na pag as resback, ika nga sa Lindis as well as sa Kriknak. Pero ngayon, makita natin bigla ang Nova S. Pinili po nila ang Lindis. So mukhang gusto talaga nila magmalaking pasabog, mga kaibigan. Ignis pala. Gusto nila magpasabog ng mga fireworks, mga kaibigan, pangontra sa mga picks ng Eurasia Superfly. And it's also worth noting, Kaydas, na pangalawang beses pa lang nito mapipili si Ignis sa tournament ni Kaisaya. So, this will be very huge. Tignan natin kasi kahit nasabihin mo hindi siya meta ngayon sa tournaments, masabi natin na mahihirapan ang Eurasia Superfly na makahanap ng counter dito since di nila masyado nakikita. Mm-hmm. Tama ka dyan, Jules. At again, while the match is still loading, mga kaibigan, again, you can catch all the AOV action, especially for Kaisaya's online tournament, by going and taking a gander at her social media sites. That would be her Twitch channel, which is twitch.tv/KaisayaPH, twitter.com/KaisayaPH, youtube.com/Kaisaya, as well as facebook.com/KaisayaPH. You can also check out samurai-gamers.com for the latest news about this tournament. And I would also like to give a shout out to my guildmates, Seven Deadly Sins. What's up? They're listening right now. Shout out specifically sa mga active sa chat, si Berto, si Muel, si Aris, Melodias. I hope you're listening right now, guys. And I think sana next time makasali ang aming guild sa tournament na to. Tama ka dyan, Jules. And I would be there hopefully to cast it, di ba? Habang naglalaro kayo. Asahan ko yan. Unbiased, of course. Walang bias, tama. Diba? Tamang fair lang tayo. That said, mga kaibigan, going back to the team composition of Eurasia Superfly and Nova S, Jules, sa tingin mo, sino ang mas magandang team comp base sa mga napili nilang mga heroes ngayon? I'm really comfortable with the lineup of Eurasia Superfly since alam ko yung mga heroes nila eh. Alam ko yung mga heroes nila. On the other side, itong Nova S, napili nila si Wisp. And in fact, it's a new hero. So medyo tignan natin kung paano. Kasi this can be an advantage or a disadvantage for Nova S. Since di pa nila masyado gamay siguro yung hero. I'm assuming, or maybe, di pa masyado gamay yung hero na madali lang mapapatay ng ESF. So let's see. Tama ka doon, mga kaibigan. And right now, ito na po, after that 30-second pause, ito na po ang laban. Eurasia Superfly versus Nova S. Wow, this will be a very exciting match before the Ultimate Round 9. So, tignan natin kung paano to magpa-pan out.
Dito natin right now, may defensive barricade po ang sorry, ang Eurasia Superfly kanina, pero wala, nagbalik na po tayo sa normalcy in terms of laning requirements or laning assignments rather. So makita po natin ngayon ang Zeniel at ang Alice. Specifically ang Alice, rumoronda na naman po siya. Ronda patroller po itong Alice natin ngayon so far sa game, mga kaibigan. Wow, it's also worth noting, Kades, na compared sa previous games kanina, medyo slow to kasi wala tayong nakitang invades from both teams. Tama ka dyan. Tansya ko dyan siguro, Jules, kasi as you said earlier, dalawa po ang relatively new heroes na ginagamit ng dalawang kuponan in Alice, sorry, in Liliana and Whisper right now. Nagkakaroon po ng away sa Sage Golem area po ng sorry, ng Nova S. At again, First Blood Honors going to Eurasia Superfly with the Liliana, damaging and getting the kill. But again, Ignis, nakakaroon na po, Romes Bakan, binalikan po ang team score. Nakapatay po siya. But then again, ang Kriknak, nag-repost, pero na-double kill pa rin siya ng Ignis at the earlier stages of the game for a 2-2 tie for team score. Kaso ngayon, may makikita tayo na si Airy dito medyo naging aggressive sa DS lane trying to get the Zeniel. Okay. Kaso makita natin dito na syempre matigas si Zeniel. Tama ka dyan. And when it comes to, again, the Zeniel strategy, mga kaibigan, for those who are in the, who want to know, ang Zeniel usually talaga mag-isa lang yan sa isang lane, specifically Dark Slayer, dahil gusto niya mag-level 4 agad at gusto niya makapag-farm. Kasi pag naka-level 4 na yan, kaya na niyang mag-ultimate kahit saan para instant rest back, insta-heal, mga kaibigan. Yung pressure niya mas maging malala. Kaso nakikita natin ngayon na ang Abyssal Dragon kinukuha ng Nova S. As on the other side, mukhang walang nangyayari. Kaso nakuha na ng Nova S ang the first Abyssal Dragon of the game. Ang unang Abyssal Dragon na to is always the most crucial one for either team actually, kasi it will give them significant gold advantage, especially in the earlier goings of the game. Kaso makikita natin dito si Arthur medyo nag invade ng jungle and they successfully invaded the jungle. But Liliana right now trying to fight back. And Kriknak is also trying to get the kill. And mukhang Nova Cersei got the kill. Grabe, napakadami nangyayari ngayon. Hindi ako makasunod. Kaso ngayon si Ignis ngayon with the ultimate. And Wisp is trying to back away. Kaso mukhang makukuha. And they still got the kill. And Wisp will try to escape. But right now, Eurasia Superfly got the kill. Ang daming nangyayari. Medyo nalito ako sa mga nangyari. Tama ka doon, Jules, pero tama na ang daming dalawang small team fights na nangyari near the Abyssal Dragon at sorry, sa Sage Golem side ng Eurasia Superfly. Nangyari doon, nagkaroon ng 2-for-1 sa bot side malapit sa Torre in favor of Nova S. Meanwhile, ang Eurasia Superfly naka-chane at nakasulot ng kills on their side naman by getting ano. Kaso I need to interrupt kasi mukhang mahuli si Zeniel dito. And right now, si Timmy hinahabol, kaso mukhang walang mangyayari dahil sa ultimate ni Alice which prevented them from going for the kill. So far, tama ka doon, Jules. So far in story of the game for the earlier goings right now ay ang Ignis pick kasi ang ganda nung mga bitaw niya ng abilities niya na nakaka-pick na siya ng at least 3 kills so far in this matchup, mga kaibigan. Kaso makikita natin ngayon na mukhang nagkakapaan sila. Eurasia Superfly trying to invade the jungle. Kaso unfortunately, nakita nila madaming tao so they had to back away. So we're back to the laning phase. It's worth noting also, Jules, na ang Wisp, kakaiba ang kanilang strategy for the Wisp. No? Dahil ginamit ng Nova S ang Wisp as a jungler. Na hindi po natin kasi sigurado right now dahil sa meta kung mabilis ba talaga siya mag-clear o hindi. Pero indicative ngayon na considering tinan niya yung sa objectives, ngayon makukuha po ng Eurasia Superfly ang second Abyssal Dragon of the game. So makikita natin ngayon na both teams still figuring each other out despite the kills. Kasi nakita natin ngayon, they're in a stable spot, both of them, for 4-4. So kaso makita natin Eurasia Superfly trying to find the members of Nova S. And mukhang napansin nilang nag-i-invade ang Nova S. So, they had to back away. Tama ka dun, Jules. At ngayon, makita natin, bigla, ang card po ng 3v3 team fight po sa may Dark Slayer lane at nag-heal na po ang kuponan ng Nova S. But it's still for naught. Napatay po ng Lindis ang
isang kalaban from Nova S at tuloy-tuloy po ang kanilang ratsyada papunta po sa lane. And again, the advantage slightly going in the favor still though of Nova S. But right now, again, nakita po natin, pinipilit nila po na sumugod sa torre para makapag-dive. Pero sobrang lakas na po talaga ng AOE damage ng Ignis pati ng Wisp, Ignis, mga kaibigan. Makita rin natin dito na medyo naging aggressive na rin ang Eurasia Superfly. Mga nakita na nila ang weakness ng Wisp ganito palang kaaga. Na he's kind of a malambot-malambot siya na hero. So right now, mga nag-SS ang Wisp kaso walang nangyari. And we're still back in the laning phase. Basically, this is a very slow game, to be honest. Indeed, you're correct there, Jules. But then again, you could see also yung strength naman din kahit pa paano ni Whisper. Right now, all, munti ka na po machani ang Airy ng gank, with the ganking Liliana. But again, going back to the Wisp, makita natin na for the most part, malakas ang kanyang lane clear. So, kung may nagpo-push na lane, ang trabaho ni Wisp right now sa nakita natin na ginagawa ng Nova S, doon siya rumiresponde at doon niya binabato yung abilities niya. That said, okay na strategy yun. Although, when it comes to the global threat that is Zenyel, mukhang kailangan maging matalino sila sa paggamit ng kanyang ultimate. Actually, nung and ano. Indeed, you're right. Kaso ang kriknak ng Eurasia Superfly, mukhang tinatry makahanap ng opening right now. And pumasok na ngayon, nagkakaroon ng teamfight ngayon. And Timmy dying, but fortunately, may ultimate siya. Kaso si Liliana na sa likod and mukhang nagkakaroon, it's a clown fiesta for both teams, but nakuha yung Abyssal Dragon. Tama, the amidst the rubble and hurly-burly of the frenzied hurly-burly of the City Lights, mga kaibigan, nakuha po ang ikatlong Abyssal Dragon ng Eurasia Superfly. Sayang po ang pincer maneuver ng Liliana dun. Makakapatay sana siya, kaya lang, ewan ko kung ano nangyari, pero again, nagkaroon ng technical difficulties siguro. Baka nagkaroon ng mechanical difficulties, di natin alam, but still, a secured objective is a good objective nonetheless, ladies and gentlemen. Kasi makita nyo na ang Airy, chinachani ngayon yung Zenyel, mukhang mapapatay. And he got with the Wisp ultimate kasi inhabol pa rin ni Airy, but he needs to back away since nandito na ngayon si Lindis and the Zenyel ultimate to save it all off. And right now, Lindis mukhang lumalandi dito, mukhang tinatry, and another failed attempt for both teams when it comes to getting a few kills. Commendable po yung ginawa ng both teams wherein they saw kung sino talaga yung mas lamang. At for the most part, yung team fight kanina na yun, naging equal sila kasi rumesbak ang mga kupon, ang kakampi ni Zenyel sa kanya at siya din nag-mess. Pero ngayon, nakita natin, sorry, napatay po ng Arthur sa mid lane ng Kriknak, pero ito naman po bigla ang Eurasia Superfly. Rumiresbakan ang kanilang namatay na teammate, pero to no avail, mga kaibigan. And right now, after 8 minutes of action, mga kaibigan, the team score is tied 5-5, ladies and gentlemen. Very, very close and competitive game, say the least. Well, comparing to the other games, mukhang tatagal to ng more than 10 minutes and I'm really excited for it. I'm really expecting this game to be one of the best this day. Tama ka dun, Jules. Same here. But going back naman sa Eurasia Superfly, tingin mo, knowing na malakas ang kanilang owner, oh, nakakaroon ng away, mga kaibigan, ang Airy mo gusto talagang lumande. Pero napatay po siya ng Lindis, mga kaibigan. Again, costly mistake right there from Nova S at ngayon biglang underman sila 5-4 at ito naman po, mga kaibigan, rumaratsyada po ngayon, pinipilit ang laban ng Lindis at ng Alice laban sa Nova S sa may bandang top side ng Dark Slayer, mga kaibigan. Grabe po ang umaatikabong umaaksyon, ang action na clashes po dito sa matchup na to, mga kaibigan. Questionable decision from Airy, bakit pa siya bumalik? Nung nakita ko yung play na yun, parang nagkaroon siya ng problem siguro, nakala niya siguro kaya niya pa. Unfortunately, naubos siya ni Lindis. Tama ka dun, Jules. Normally kasi makipapansin natin ang Airy kasi malakas talaga ang burst potential niya. So siguro lang she was opting na kaya niyang ma-burst down ng Lindis kasi ang Lindis malambot siya. Kaya lang mas masakit ang hampas ni Lindis, mga kaibigan. Pero ngayon nakita natin, sinisimulan na po ng Eurasia Superfly ang pag-secure ng kanilang ikatlong dragon at na-secure po nila, mga kaibigan. Medyo too late to the party po, mga kaibigan, ng Nova Esper right now. Ang Arthur Montica na pong mamatay na naman dahil sa Eurasia Superfly. Ito na po, mga kaibigan, nagkakaroon na ng clash. Zenyel pumasok po sa ult niya. Tinira po, nagkaroon ng CC. Mga kaibigan, action 2. Many to call, mga kaibigan. Clown fiesta po. Ika nga sabi na aking comment co-caster dito na si Jules, mga kaibigan. Woo! Grabe!
Napakalupit mga kaibigan ng mga pangyayari. Despite the intense action, walang namatay sa both teams. So, this is a very, very intense game. Sobrang indicative talaga to na high level of gameplay puto between two worthy, two awesome teams in Eurasia Superfly and Nova S na alam nila when to stop the pressure and when to fall back as well as engage mga kaibigan. High level, high IQ gameplay right now, full display here in Kaisaya's tournament. I also have to give credit to Lindis. Kasi despite him being the priority ng Nova S, he still manages to go away and basically free hit the enemy team. Tama ka dyan. Right now, makita po natin, kakasira lang po ng Eurasia Superfly. Sinira nila yung Dark Slayer lane, yung first tower po ng Nova S, no? Meanwhile, makita natin naman sa may bandang bot side, ang Abyssal Dragon, ang Zenyel, ginagawa niya yung patented 4-1 push po na sobrang popular strategy yan when you have a Zenyel player or Zenyel user rather. Kasi dahil sa ult niya, kahit nasa Sun Lupalop man siya na Antares Battlefield, kung kailangan ng rest back, tatalon lang yan, pre. Walang grab-grab sa kanya, men. Rekta yan, di ba? Tama yun, mga kaibigan. You also have to give point na buti, hindi na buti na ba ng Max dito kasi kung nandito ang Max, sigurado, ang dami ng global ultimates dito sa game na to. Tama ka dyan, Jules. At right now, makita natin pala ang Zenyel. Sobrang paying dividends na rin kahit papano. Establishing good lane pressure sa off lane. Meanwhile, yung team niya, 4-man strong, kung saan man lane sila nag-gank, yung Zenyel sa kabilang lane. Kaya iniisip ngayon ng Nova S, saan ba sila pupunta para matigil to mga kaibigan. And right now, nakita po natin, again, na-secure po ng Eurasia Superfly. Kani-kanina lang po ang ika-apat nilang Abyssal Dragon sa laban na to. At again, nakita natin, Liliana, nagkaroon po ng, nakakill po siya ng Timmy. Ah, sorry, Wisp pala, na out of place. Arthur pala, sorry mga kaibigan. At again, slowly but surely, ang Eurasia Superfly, pantatanggal po, inching their way towards victory here, one win at a time. Nakita natin na ang Nova S, they tried to secure the Dark Slayer, kaso mga naiwan si Arthur dun sa base, kaya nakuha siya. And with this, Eurasia Superfly tuloy yung nakakuha ng buff. Also take note na nakita natin na habang nakuha po ng Eurasia Superfly ang Dark Slayer, ang Zenyel patuloy lang po ang kanyang krusada sa bot lane. Nasira na po niya ang dalawang tore on their way down to the high ground tower ng bot lane or Abyssal Dragon lane side. Meanwhile, ang team niya nasa taas naman. At ngayon, nagkaroon na away. Ultimate na po, natamaan po ng Lindis. Nakapatay po ang Lindis rather ng isang malupitang one-shot attempt ata yun or na-burst down niya mga kaibigan. And again, naka-double kill po ang Lindis in favor of of Eurasia Superfly. Sorry. And right now, they're essentially knocking at the gates ng Nova S. Both sides po mga kaibigan, nasira na po ang top high ground tower. Meanwhile, ang Zenyel, again, yung krusada niya sa bot lane, ayaw talaga, hindi siya magpapapigil mga kaibigan. At nasira na din po, almost nasira na din mga kaibigan. Ito na po, sobrang on the defensive na po ang Nova S. And again, the Lindis with the bloodbath against Nova S, ladies and gentlemen. This is over. This mukhang lumalabong na ang chances. That was very fast. That was a very fast thing na bigla na lang na-push yung dalawang towers ngayon ng Nova S. And right now, they're trying to end the game. Kaso mukhang mahuhuli si Zenyel. And he got away with it. Kaso mukhang nagkakapaan pa rin sila. But the tower in the AD lane. And, wow, very grabe. Wala akong masabi. But right now, mukhang matatapos na ang game. And Eurasia Superfly capturing the third game. Again, Eurasia Superfly with an impressive roundabout map dominant win against Nova S. Ang score po kanina dun is 12-5 in favor of Eurasia Superfly. So, makikita po natin ngayon, when it comes to the MVP honors, the MVP honor goes to Eurasia Superfly's Alice. Yeah, Alice. With an impressive zero deaths, zero kills, but 10 assist game. So, wow. He embraced the support role. Oh, naman. Tama naman po. Ganyan po ang tamang paraan kung paano mag-play ng support, mga kaibigan. Makita rin natin na si Zenyel dito with the zero kills, zero deaths, but 6 assists. Mukhang alam ng supports ng ESF kung ano ang gagawin nila.